Isang magandang araw mga kaibigan, narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ngunit nang tignan ni Pura ang damit kanina, ay hindi niya alam kung gusto niyang isuot yon. The dress was too grand and revealing for her taste. At napakataas din ang sapatos na kapares ng damit. Sa ikalawang pagkakataon ay binuksan niya ang kahon at kinuha ang damit. Iniladlad niya yon. Emerald green ang kulay ng dress. Figure hugging yon. At tila hanggang sakong ang haba. Hindi siya sigurado since hindi pa niya naisusukat. Pumasok siya sa kwarto at tumapat sa salamin. Idinikit niya sa sarili ang dress. Parang sinisilaba ng pakiramdam ni Pura habang nakatayo sa isang bahagi ng malawak na lawa. Naroon sila ngayon sa tahanan ni Don Federico Tap. Inihanda niya ang sarili. Sa kaengrandihan na mga makikita, but this way was too grand. Napakaliwanag ng malawak na lawn at napakaraming bisita. Mayroon ding munting stage na itinayo para sa bandang kumakanta ng classic song. Lahat ng bisita ay tila nagpapaligsahan sa pagandahan ng mga damit. Pura felt so out of place. Hindi sa suot niya, kundi sa spirit ng lugar. Talaga yatang hindi siya nasanay sa ganitong klase ng mundo kahit na kailan. Nagpalingalinga siya habang naglalakad. Hindi pa rin niya nakikita si Gip. Hindi kasama ni Don Federico ang binata kanina nang salubungin ang kanyang pamilya. Humiwalay rin kaagad siya sa mga magulang dahil hindi na naman siya makasabay sa usapan ng grupo na mga kasama ng mga ito. Perhaps you are looking for your friends charming. Pura's heart lift. Kaagad siyang pumihit sa pinanggagalingan ng tinig. And there he was standing before he like a prince. Nakasuot ng itim na tuxedo si Gip. He looked dignified and more gorgeous than ever. Ang makapal nitong buhok ay maayos na nakasuklay at tila umiksi ng kaunti. You look good, nausal niya. She looked at him with longing. Bigla ay bumalik sa kanyang pandama ang gabing niyakap siya ng binata. Habang tinititigan niya ito, ay nagiging malinaw na sa kanya kung bakit ganon ang pangalan nito. He was indeed a gift, a very beautiful gift. I know, he said smugly, and I'd like to carry you out of this place. You are so beautiful. I'm afraid some other man might spot you and take you away from me. Naiiling na ngumiti siya. Liar! Liar! Humakbang ito palapit sa kanya. Napakislot siya nang abutin ito ang kamay niya at hagkan ang likod niyon. Why did you come here looking so beautiful? Gusto mo ba akong atakihin sa puso? Natawa ng tuluyan si Pura. Tinangka niyang bawiin ang kamay mula sa pagkakahawak ni Gip dahil tina kinukuryente iyon. Subalit, hindi nito yon binibitawan. Sa halip ay hinila siya nito papalapit. Let's dance, my lovely future. Nang akayin siya ni Gip patungo sa dance floor, ay tila gustong matunaw ng kanyang mga tuhod. Hinapit siya ng binata at halos magdikit na ang kanilang mga mukha. Her heart was pounding. Nararamdaman kaya ni Gip ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakahawak sa mga balikat nito? His beautiful eyes were twinkle like precious marble. Mumukha mga labi ni Pura, subalit hindi magawang lumabas ng kanyang tinig. Gusto niyang sabihin kay Gip na gusto na niya ang parati nitong sinasabi na siya ang future wife nito. Because she wanted him to be here future as well.
Subalit napansin niya na tila nabawasan ang mga nagsasayaw. At napansin din niya halos sa kanila nakatutok ang paningin ng mga nasa paligid. She became self-conscious. Nakikita ba ng mga naroroon na hindi siya bagay para sa binata? Napalunok siya. Parang pinagtitingin na nila tayo ah. Of course, sagot nito. Nakatutok pa rin sa kanya ang mga mata. Naiinggit sila dahil napakaganda ng kasayaw ko. Napatitig si Pura sa mukha ni Gip. Mula kaninang magtama ang kanilang mga mata, ay hindi pa nito inaalis ang tingin sa kanyang mukha. Kahit sa isang saglit, she actually believed what he said about her being beautiful. Kahit yata sabihin ng binata ngayon na lumilipad ang mga baboy, ay maniniwala siya. Mula sa pagkakahawak, sa balikat nito ay tumaas ang kanang kamay niya. She wanted to touch his face and she wanted him to ask her kung wala pa rin ba siyang nararamdaman para sa binata. Ngunit napahinto ang kanyang kamay sa tangkang gagawin dahil sa ugong ng mikropono. Tuluyan niyang ibinaba ang kamay dahil tumutok na ang pansin ng lahat sa stage. Umakyat doon si Don Federico. May hawak itong mikropono habang ang kanilang kamay ay mayroong kopita. I'd like to thank everyone who has come to celebrate yet another year in this old man life. Pag-uulit nito. Panimula ng Don. I'd like to propose a toast, but before that, gusto ko munang ipaalam ang isa pang dahilan kung bakit ganito ka-engrande ang selebrasyon ng aking kaarawan. Gumala ang tingin ng Don sa crowd at tila may hinahanap. Tumigil ang mga mata nito sa kanila ni Gip. Ngumiti ng makabuluhan ng Don. Dahil doon ay tumutok na rin ang tingin ng iba pa sa kanila ng binata. I'm happy to officially announce the engagement of my son, Greco Tufura Makaraig, the beautiful daughter of my friends, Don Ramoncito Makaraig. Kasabay ng pagturo ng Don sa kanilang direksyon ay ang bahagyang paghawi ng mga tao sa paligid. Napahawak si Pura sa braso ni Gip. Kaagad naman siyang inalalayan ng binata. There was a worried look on his face. Kasunod niyon ay ang pinkian ng mga baso na mag-propose ng toast ang Don. She was shocked by the sudden announcement ni walang sinasabi ang mami niya tungkol doon at wala ring sinabi si Gip. It was safe to say na wala rin sigurong alam ang binata tungkol sa announcement. Marahil ay plano na talaga ng mga magulang nila ang announcement na yon. The rest of the night went by in a blur. Halos lahat yata ng mga bisita roon ay isa-isang ipinakilala sa kanya ng mga magulang. She never even had a chance to talk with Gip. Thank you, usal ni Pura bago buksan ang pinto ng kotse ni Gip. Ngunit bago patuluyang makababa ng sasakyan, ay pinigilan niya ito. Pura, look tired. Wala siyang ibang mabasa sa mukha nito. The announcement. Hindi ko alam na gagawin niyo ni Daddy. Tumayo ito. I believe you. Sige na. Sigurado akong pagod ka na rin. Pagkatapos ay tuluyan na itong bumaba ng sasakyan. Habang sinusundan niya ng tingin ang paglalakad palayo ni Pura, ay lalo siyang nag-aalala. Kahit sinabi ng dalaga na hindi ito naniniwala na may kinalaman siya sa announcement ng kanilang engagement, ay iba naman ang nakikita niya. She had barely spoken with him after the announcement. Nangako siya na hindi ipipilit ang sarili kay Pura hanggat wala itong nararamdaman para sa kanya. Ngunit dahil sa nangyari kanina, ay parang ganoon na rin ang naging daing noon. She didn't like him, and yet they were already engaged. Sa halip na nakikita niya na napapalapit na ito, ay baka lalo lang itong maging distant sa kanya. Nang tuluyang makapasok na ito sa loob ng building,
ay nagpa siya si Gip na sumunod sa dalaga. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Gusto lamang niyang malaman kung ano ang nararamdaman nito. Mas mabuti kung galit ang dalaga at pagkatapos ay ilabas nito yun. Naabutan niya ito sa tapat ng pinto ng unit nito. Pinigilan niya ang braso ng dalaga. She looked really surprised. Bakit? We need to talk. Seryosong tugon ni Gip. Tumango si Pura. Kailangan nga nating mag-usap. Binuksan nito ang pinto. Tuloy ka, anito pagkatapos pumasok. Madilim sa loob, kaya humugot muna ng malalim na hininga si Gip bago tumuloy. Mahigpit niyang ikinuyom ang mga palad. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang marinig ang pag-click ng switch. Subalit, kaagad na napawi yon nang hindi lumiwanag ang paligid. Pumalatak ito. Nagluloko na naman yata ang bumbilya. Pasensya ka na, Gip, ha? Palagi talaga nangyayari ang ganito eh. Nakakakita ka pa ba? Lumunok siya. May habagya siyang nakikita mula sa ilaw sa hallway. Subalit sa loob ng kadiliman ay nakikita niya. He felt an overpowering urge to run to the light. Upo ka muna. Suit yourself habang naghahanap. Ako ng kandila. Nang marinig ni Gip, ang pagsara ng pinto ay nakaramdam siya ng panic. Kinapa niya ang bulsa subalit wala ron ang kanyang cellphone. Tila nagtriple ang panic niya nang marinig ang paghakbang ni Pura. Pilit siyang nagpapakatatag subalit tila mapapatid na ang kanyang paghinga. Every muscle in his body began to stiffen as he slowly ran out of breath. Mariin siyang pumikit at nag-isip ng maliwanag na bagay subalit tuluyan nang nanginig ang kanyang mga kamay. Gip, agad siyang napadilat sa pagtawag nito. Hindi ka ba nakakakita? Di ba sabi ko sa'yo, umupo ka muna. May dala itong kandila. Subalit tila hihimatayin pa rin siya. I'm sorry. May kailangan pa pala akong gawin eh. Tumalikod na siya kahit hindi pa ito nakakasagot. Pakapaka pang narating niya ang pinto. Nang makalabas siya ay tumakbo siya at lumayo hanggang kaya niya. Tumigil siya sa dulo ng pasilyo at sumandal sa pader. Beads of sweat ran down his face while he tried to regain his breathing. Marahil ay naiisip ni Pura na nasisiraan na siya sa kanyang inaakto. Subalit, lalo nitong iisipin ang ganon kung nagtagal pa siya. He would probably have freaked out or lost consciousness kung nagtagal pa siya. Kahit isang segundo sa loob ng apartment nito, hinagod niya ang batok kasabay ng mariing pagpikit. Gip was beyond irritated. Habang papasok sa gym, ay nag-mental note siya na ikukwintas ang cellphone, subalit natawa siya ng patuya. Dahil tiyak na isang saglit lamang, ay limot na rin niya ang mental note nito. Kailangan niyang matawagan si Pura. Nagkaroon ng biglang meeting ang team nila. Nag-aalala siya dahil sa biglaan niyang pag-alis kagabi sa apartment. Gayong siya ang nagsabi rito na kailangan nilang mag-usap. Walang ibang tao sa loob ng gym. Nagsimula siyang maghanap doon ng cellphone nang marinig ang pagbukas ng pinto. Hindi siya lumingon sa pag-iisip na isa lamang yon sa kanyang mga ka-teammate. Nakita mo ba ang post ko? Tanong niya sa bagong dating. Sa halip na sumagot, ay bigla na lamang siyang niyakap mula sa likuran nang pumasok. Napakislot siya sa labis na pagkabigla. Kaya mo ba ako hindi tinatawagan dahil nawawala ang cellphone mo? You'd better have a better excuse, Karen. Pagkilala rito ni Gip nang lumingon siya, tuluyan siyang humarap sa babae. Paano ka nakapasok dito? Ngumiti ito ng matamis. I told them you were expecting me. Kobe knows me. Kaya hinayaan niya akong makapasok. You haven't called me since we met at the cafe. Malambing na tugon ni Karen at niyakap siya. Minura niya si Kobe sa isip.
hindi man lamang siya nagawang pagtakpan ng kaibigan. I've been busy we. Sinubukan niyang kalasin ang mga braso ni Karen subalit lalo lang humigpit ang pagkakayakap ng babae sa kanya. I know! Kaya nga ako na mismo ang pumunta rito eh. Tumaas ang kamay nito at pumulupot sa batok niya. He was surprised. Gusto niyang kalasin ang kamay ni Karen ng mabilisan, but it would surely offend her. Let's go outside. Doon tayo mag-usap. Naputol ang sasabihin niya dahil sa biglang pagkabig nito sa batok niya. Their lips met. Sa pagkakataong yun, ay pilit na inilalayo ni Gip ang mukha kay Karen. She looked hurt. I miss you so much. Nang katangkain uli nitong halikan siya, ay pinigil na niya ang babae sa pamamagitan ng paghawak sa magkabilang pisngi. Kumunot ang noon ito. You said you like me. I like you too a lot. Karen, hindi niya malaman kung ano ang sasabihin. He had totally forgotten about her. Handa na siyang baklasin ang mga kamay ni Karen sa nakapalupot sa kanyang batok. Nang makarinig siya ng pagtikhim, halos sabay pa silang napalingon sa pinanggagalingan yon. Dalawang tao ang nakatayo sa pinto ng gym, si Sander at si Pura. Walang ekspresyon ang mukha ni Sander, si Pura naman ay namumula ang mukha, tila galit. Pumunta lang ako rito para isauli ang mga ito. Malamig na usal ni Pura bago inilapag sa ibabaw ng isang equipment ang maliit na box na hawak. Pagkatapos ay mabilis na itong tumalikod. Pura, sandali lang. Tuluyan ang kumalma si Gip kay Karen. Ngunit bago pa siya makalayo ay pinigil siya nito sa braso. Mamaya na tayo mag-usap. Pakiusap niya sa babae. Sa nagpigil, natinig bago muling binaklas ang kamay nito na nakahawak sa kanya. Nang mapadaan siya sa harap ni Sander, ay tinignan niya ng malalim ang kaibigan. Why did you let her in? Bunto niya kay Sander sa kawalan ng masisi. You should be done something. Aniya bago tinignan ang laman ng kahon na dala ni Pura, ang wallet at dalawang cellphone niya. Nandito na siya be, pagpasok ko. Simpleng tugon ni Sander. What did you expect me to do? Sa halip na makipagtalo sa halata naman, nakasalanan niya, ay minabuti ni Gip na sundan si Pura. Naabutan niya ang dalaga na naglalakad sa field. Kaagad niya itong pinigil sa pupulsuhan. Halos hindi man lang lumapat sa sahig ang mga paa ni Pura sa bilis ng kanyang mga hakbang. Gusto niyang makalayo kaagad sa lugar na yon. She felt sick to her stomach. Hindi maalis sa kanyang isipan ang mga nasaksihan. Kanina sa pagitan ni Gip at ang babaeng kahalikan nito. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamay. Tila anumang sandali ay sasabog na siya. She had come here to see him. Nag-aalala siya dahil sa inakto ni Gip kagabi. She wanted to see if he was okay. Bilang psychologist, ay alam niyang may hindi normal sa inasal ng binata kagabi at maging sa madalas nitong pagkalimot sa mga gamit. Ngunit, mukhang maayos naman ang kalagayan ni Gip. In fact, he was way too fine. Nagagalit siya sa binata at higit sa sarili. She had fallen for someone very shallow. Kahit pala ang mga tulad niyang psychologist ay naloloko rin. She really thought there was more to him than met the eye. Ngunit nagkamali siya. His name suited him really well. He thought he was God's gift to woman. Nang maramdaman ni Pura ang pamilyar na hawak sa kanyang pupulsuhan, ay mahigpit niyang ikinuyom ang kabilang kamay. Huwag lamang umigkas yun. Bitiwan mo ako! Malamig niyang turan. Pura, please! Ipapaliwanag ko ang lahat! Desperadong tugon ni Gip. Wala kaming relasyon ni Karen. Ano mo pala siya kung ganon? Nanggigigil na tanong niya. Iba ka rin ano? You always look and sounds insincere.
Lahat ba ng babaeng nakilala mo? Pinapaniwala mo na gusto mo sila? At sinasabi mo na maghihintay ka hanggang magustuhan ka nila? Wow! I'm really impressed. No, Pura. Hindi nung ibig sabihin ng mga narinig mo. I may look like a fool, Gip, but I'm not. Ibinaksi niya ang kanyang kamay. Isa lang pakiusap ko sa'yo. Ikaw na sanang umatras sa engagement natin. Do me that favor. Pagkasabi niyo ay tinalikuran na niya ang binata. Habang naglalakad siya ay tila baliw na nahahati sa dalawa ang kanyang kalooban. Half of her wanted to get away as fast as she could while the other half desperately hoped he would stop her and assure her that she was the one he liked, that she was the only one he wanted. Nang hindi na niya matagalan ay tumakbo na siya. Kung hindi kasi niya gagawin yon, ay tiyak na ipipihit siya at babalik kay Gip. Baka sa pagkakataong iyon ay masaktan pa niya ito sa labis na panggigipuspos na nadarama. At dito na po nagtatapos ang chapter 6 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po ako muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.